Serbisyo naman po ang hatid ng nararanasang El Nino sa mga gulay at palaisdaan sa mga probinsya. Pero sa Pangasinan, isang industriya po ang sumigla sa gitna naman ng matinding init. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa Urdaneta City, Pangasinan, problema ang paglaki ng ilang gulay. Ang mga siling pangsigang, nalulusaw at hindi na maibenta. Ang mga talong naman, nabubulok na. Nangingitim na rin ang mga sigarilyas. Ang mga sitaw, madaling lumambot at naninilaw na. Madali ring mabulok ang mga kamatis sa ganitong panahon. Kaya bagsak presyo na ang mga tindera para hindi mabulok ang kanilang mga paninda. Pero kung namo-problema ang mga nagtitinda ng gulay, masigla naman ang kalakala ng tuyo o dried fish sa bayan ng San Fabian. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umaabot sa 200 individual ang nabibigyan ng kabuhayan sa pagtutuyo. Malakas to, halimbawa ganito, summer, tapos parating ng bago mag-umpisa ang tagulan, ako, napaka-bilis ang bintahan nito. Kada araw, tunetonelada ang pinatutuyong isda na ipinapadala sa iba't ibang probinsya. Marami tayong mga clients from dito sa Cordillera, basically sa Baguio, and then dito naman sa papuntang Region 2, as far as Nueva Vizcaya nararating ng tuyo natin . Malaki ang naitutulong ng tuyo industry sa ekonomiya ng San Fabian na nakilala na rin sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa pagtutuyo. Kung wala yan na industry na nag-engage ang mga fisherfolk natin, hindi yan, hindi natin may deny talagang may kahirapan. So kung meron silang kita sa pagtutuyo, of course, meron silang tumataas yung kanilang buying capacity. Sa Lo ay Bohol, naging parang malawak na lupain na ang mga palaisdaan. Dahil sa init, nagkabitak-bitak na ang lupa. Ang remedyo ng iba, kumuha ng tubig sa dagat para lagyan ang kanilang mga palaisdaan. Darlene Kai, GMA News.